Okay, in this episode of First Rocky, pag-uusapan naman natin. Paano nga ba makakatipid sa isang surf trip? Ang purpose ng video na to, para mabigyan ko kayo ng mga tips kung saan kayo makakatipid. Ang bibigay kong example is isang weekend surf trip sa Baler. Dito man tayo sa transportation. So sa transportation dati, meron kami tinatawag na wet space. Basically, maghahati-hati kayo dun sa mga gastusin papunta and pabalik ng Manila. So, hati-hati kayo sa diesel, hati-hati kayo sa toll, hati-hati rin kayo sa pagdadrive. Siyempre, mas gusto ko to normally kasi akaalis kami dun sa gusto naming time and makakabalik kami ng Manila dun sa gusto naming time. Kasi pag nag-bus ka, meron ka sinusunod na oras. Alam ko ang pinaka-late ng bus, ng Joy Bus is 3 p.m. Hindi ka na makakasurf ng hapon. So, mas gusto namin mag-wet space kasi this way, makakaalis ka on a later hour. Makakasurf ka pa dun sa sunset. Minsan naman, mas mahal ang wet space. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung wet space kasi mas mabilis ang wet space. Number 2, makakasurf ka pa talaga dun sa sunset session. Sa lodging naman, sa lodging, ang technique namin, hindi na kami nagsistay sa mga beachfront hotel kasi talagang mas mahal talaga sila. Kami nagsistay kami sa Bebel Inn. Transient, sa mga transient kami. Few walks away siya from the beach compared to the hotel na beachfront. Pero malaki talaga yung matitipid mo. Especially pag yung smaller rooms ang kinuha mo. Good for 1 to 2 lang or yung mga fan room. Sa surf rental naman, ang diskarte ko nun is nagre-rent ako ng surfboard for a whole day. Tapos nag-hire na lang ako ng surf guide every time na sa tingin ko kakailangan ko ng guide. Lalo na kung kunaring ngayon yung alon. Doon ako nag-hire ng surf instructor or surf coach. Pero pag sa tingin ko kaya naman, malinis naman yung alon, minsan hindi na ako nag-hire ng surf guide. Or mag-invest ka na sa board. Pero pag beginner ka, syempre, mas maganda pa rin palagi na meron kang surf guide. Safety mo yun at ng mga kasama mo sa lineup. Sa food naman, ang tip ko dyan is, kung makakakain ka sa karinderya, kumain ka sa karinderya kasi malayong-malayo talaga yung presyo nila compared to a restaurant. Tapos, number 2, kami as a group, kasi nakabuo na kami ng sarili naming surf crew doon sa transient namin. As a group, nagpapabili kami ng food. Lahat naman ng surfer marunong magluto. So, sila-sila na lang nagluluto for us. Tapos, nag-aambagan na lang kami para sa pamalengke, para sa food. This way, makakatulong kami sa mga locals na nagluto. Tapos at the same time, lahat kami makakain, hindi lang kami ang kakain. Pati yung mga locals kakain, pati yung may-ari ng transient, pati yung mga surfers. So lahat kami makakain sabay-sabay. So yun yung pinaka talaga nakakatipid kami. Ang isang stay namin, umaabot lang ang mga 500 to 600 pesos. Depende na lang yung kung gano'ng kadami kayo maghahati-hati. So yun, ang laki talaga na natitipid namin doon. Tapos syempre, aabutan nyo na lang yung mga nagluto. So ganun lang kami magtipid. Ganun lang ako mag-budget ng isang surf trip. Asahan mo na on your first surf trip, hindi pa magiging ganun ka tipid agad-agad. Sa tingin ko, ang important naman dito is makabuo ka na ng sarili mong surf crew. Tapos this way, makakatipid ka na rin talaga sa transportation, sa food, sa lodging. Marami ka na magiging tropa, kung saan-saan na kayo magsa-surf. So for sure, marami pang ways para makatipid palalo. Pero sa tingin ko, with this budget, solid na yung matitipid niyo talaga. Alright, sige, ganun lang. Bye.